Yo, what's up mga idol? Jason N nga pala. So eto nga mga idol, sa natapos nga lang na official weigh-in sa pagitan ng ating kababayan na si former WBC featherweight champion Mark Magnifico Magsayo kontra sa pambato ng Mexico na si Isaac Abilar ay parehas ngang pasok sa weight limit ng super featherweight division 130 pounds. Well idol, eto nga rin ang unang laban ni Magsayo sa bagong timbang kung saan ayon na nga rin sa Pinoy ay excited na nga ito na muling makatapak sa itaas ng lona. So target nga ni Magsayo na maipanalo ang laban sa impresibong panalo kung saan ang bakbakan ng dalawa ay 10 round non-title fight. So kailangan ngang maipanalo ni Magsayo ang laban na ito na para na nga rin makakuha ng mga mabibigat na laban sa world title. So kasalukuyang nasa rankings nga ito ng WBC at WBO kung saan magandang panimula na nga rin ang makapasok sa top 15 ng super featherweight division. So bukas na nga din mga idol ang laban na ito, so abangan na lamang. Samantala mga idol, isa sa nooy tinalo ni 3 division world champion Janrel Cuadro Alas Casimero na si 2 Division World Champion Sulani The Last Born Tete ang tila may malaking hamon kay WBC and WBO Unified Super Bantamweight Champion na Oya The Monster Inoue. So matunog nga mga idol ang pangalan ni Cuadro Alas na matagal na ngang gustong makalaban ang halimaw ng Japan. Subalit hindi nga ito matuloy-tuloy nang dahil nga raw sa panghihimasok ni President Top Rank Promotion Bob Arum. So ayon na nga rin sa naging banat ni Tete kay Inoue ay aminin na nga lang daw nito na lubos itong natatakot kay Janrel Casimero at sabay lap emoji. Well idol, buwelta nga rin ni Inoue sa banat sa kanya ni Tete ay tanging si Bob Arum nga lang raw ang ayaw itong ipalaban kay Cuadro Alas. Well idol, naungkat nga ang usapin na ito na matapos nga raw ang pagyayabang ni Inoue sa kanyang mga natatalong kalaban. Kung kaya't possible na hindi nga din nakatiis si Tete kung kaya't binanatan nga nito si Naoya Inoue. So matatandaan nga din mga idol na naging masaklap ang pagkatalo ni Tete kay Casimero kung saan 3 round nga lang ito tumagal kay Angas ng Pinas at naagaw pa ang WBO Bantamweight World Title Belt. So matatandaan nga rin mga idol na dapat sanay dati nang tapos ang laban na ito noong taong 2020. Subalit ayon na nga rin sa mga naging usap-usapan ay si Bob Arum nga lang raw ang tuluyang pinakansila ang laban na ito dahil nga sa ayaw nitong matalo si Inoue kay Cuadro Alas. So sa tingin nyo mga idol,